Kung bumibili ka ng produkto sa grocery, sa supermarket o sa department store o kahit sa online, then check, matutuwa ka sa video na ito. Sa ating episode na Random Product Review, ating susuriin ngayon ang FC Compact Vintage. Nabili ko ito ng online sa halagang 999 pesos lamang. Ating alamin kung ito ay isang good buy o good buy cash. Itong FC Compact ay imitation ng original family computer na gawa ng Nintendo noong dekada 80. Ang unit pa lang nito ay umaabot ng halagang 20,000 pesos noong 1980s. Bukod pa sa mga bala na binibili mo na hiwalay na nagkakahalaga ng 500 to 1,500 kada bala. Sinagasaan at pinalitan nito ang hari ng video games noong mga panahon na yon na ang Atari. Marami itong classic memories na dala from 40 years ago. Halika, let's check it out! So gawa ito sa China. At meron siyang built-in na 500 games at may hiwalay na cartridge na 132-in-1. So kung pinagsama mo siya, parang 632 ang kanyang games. So may kasama siyang power cord. Silipin natin kung anong laman. Kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutan ang like at subscribe button para mapadalang ka ng notification sa mga bagong upload natin na tulad nito. Ayan, so micro USB ang kanyang saksakan, no? Tapos RCA ang kanyang plug para ikabit mo sa TV. So yung dilaw, video, yung red at white, yan yung left and right. Ito naman, yung game controller niya. So dalawa ito para sa player 1 at player 2. So yung controller niya may multi-directional arrow sa left side tapos may apat na button sa right side. Yung pinalitan niya sa Atari, joystick ang tinatawag. So may isang stick sa gitna tapos isa lang yung botones. So kung magpa-fire-fire ka sa game, isa lang yung pipindutin mo. Ngayon, sabi ng family computer, mas modern na dapat, mas maraming functions yung character. Kaya apat yung botones na nilagay niya. A, B, C, D. Tapos pwede pang combination yung pagpindot mo. Yan, simple lang yung unit, maliit, compact, magaan. At may kasama siyang instruction manual na siguro hindi na natin babasahin dahil common sense lang naman ang pagkabit nito. Tara na, ikabit na natin at ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya ikakabit sa TV namin. So ayan na siya mga kaibigan, sinetup ko na siya. Papakita ko sa inyo kung paano ko sinaksak sa likod ng family computer. So, yung red saka yung white, yan yung sound. Yung yellow, yan yung video. Tapos sa likod ng TV, ganun din. Dun sa RCA na saksakan, yung yellow, red at saka white. Yan, so pag switch on mo sa kanya, lalabas itong main menu at itatanong ka kung Chinese o English. So, syempre, ang pipiliin mo yung English. Tapos, lalabas yung menu ng built-in games niya. Ngayon, pag sinaksak mo yung dilaw na cartridge, yung lalabas na menu, yung laman ng cartridge. So, pwede mo siyang gamitin na hindi nakasaksak yung cartridge, mamimili ka doon sa 500-in-1, o pag sinaksak mo yung dilaw na cartridge, doon ka mamimili sa 132-in-1. So, yan. Ang dami mong pagpipilian. Para hindi masyadong humaba yung video, isasample ko sa inyo yung ibang mga games para makita ninyo. Yan. Ito, Galaxian. Sikat na sikat ito nung dekada 80.
Galing ito sa original game ng Atari na Space Invaders. Pero mas magandang version ito. Itong game na ito pa lang eh, parang ilang oras na yung kakainin nito eh. Baka buong gabi hindi ka magsawa dito. Ito naman, Teenage Mutant Ninja Turtles. Yan, mga arcade na laban-laban, kinababalyuhan ng kabataan yan eh, kahit hanggang ngayon, di ba? Naku, Contra Force, sikat na sikat din ito, itong larong Contra, parang Rambo. O yari, mukhang buong gabi to ah, na paglalaro ah. Ito naman, Pac-Mania. Pac-Man na 3-dimensional. So napansin ko no, pati yung graphics niya, parang tinry niyang ibalik dun sa dekada 80, yung simpleng square lang, yung hindi komplikado. Kasi yung mga games ngayon, di ba, sa cellphone, masyadong maganda na, masyadong high-tech. Ito, binalik niya, so retro talaga yung pakiramdam mo. Ito naman, Flappy. Ano bang laro ito? Parang hindi ko naabutan ito ah. Hindi siguro masyadong nag-hit ito dati, kaya hindi ko siya maalala eh. Pero kasama pa rin siya sa mga games na nandito. Ito naman, Double Dragon. Kaya mga laban-laban din na game. Hindi ko lang maintindihan yung controls. Nakakainis pagka hindi mo maintindihan. Buisit. So ngayon, i-try naman natin yung dilaw na cartridge, yung 132-in-1 niya. So yan, pag sinaksak mo siya, mag-iiba naman yung menu ng cartridge, yung lalabas. Yan, ang sinelect natin yung X Racing na game. Ayan na, yung Super Mario Brothers, isa sa trademark games na pinasikat ng Nintendo Family Computer. Grabe ang kasikatan ng laro na ito. Sino ang hindi nakakaalam ng laro na ito? Sino ang hindi nakakakilala kay Mario tsaka kay Luigi? Ito palang retro na retro ka na dito. Ilang oras ang kakainin nito pagka nawili ka sa laro na ito. Ito naman, Adventure Island. Sumikat din ito, spin-off siya ng Mario Brothers, pero parang mas madali na version pang mga bata.
Ito, Battle City. Sikat na sikat din itong larong ito. Yan naman, Donkey Kong. Sumikat din itong larong ito eh. Ito, Battle City Part 2. O, isa sa mga version. Kasi madaming version na lumabas eh, yung Battle City. Meron din siyang mga palaisipan tulad ng Otelo. So pwedeng 1 player o pwedeng 2 player. Ito yung classic na laro, yung tinatawag na pyramid. Unang sumikat ito, laro ito sa relo. Naalala ko meron akong relo, yung Casio. Tapos ito yung video game na kasama dun sa relo na yon, Pyramid. Ito naman, Mario Adventure, spin-off din ng Mario Brothers, at saka parehas ito sa yung kaninang game, yung Adventure Island. Ito naman yung Wrecking Crew. Naalala ko sumikat din itong larong ito dati. Yung sisirain niya lahat ng nakikita niya. Sino bang hindi nakakaalam kung anong laro ito? Tetris. So ilang oras at ilang araw ang kakainin sa'yo pagka nabalyo ka dito. Ito naman yung Twin B. Sumikat din itong larong ito dati. Bukod sa Galaxian, may isa pang spin-off, yung Galaga naman na tinatawag. So, ibang version siya ng Galaxian. Maganda rin ito eh. Yan, pwede mong ipa-capture yung spaceship mo, tapos pwede mong barilin yung nag-capture, tapos magjo-join forces yung bagong spaceship mo tsaka yung kinapture, so magiging dalawa kayo. Pero nalimutan ko na kasi kung paano yung technique eh, dahil matagal na ito eh. Ito, sobrang sumikat itong larong ito, yung Load Runner. So, sumikat sa PC, sa Apple, sa family computer. Ito naman yung 1942. Sumikat din ito eh.
Ito naman, marathon running. Hindi yata sumikat ito eh, pero kasama sa game na ino-offer din niya. Miss Pac-Man, spin-off ng original na Pac-Man video game. Isa sa pinakasikat at popular na video game nung dekada 80. Ito naman, pinball na laro. Ito naman, submarine. So, bobombahin mo yung mga submarine sa ilalim, ikaw yung barko sa ibabaw. Ito naman yung Burger Time. So, sumikat din itong larong ito eh. Karate ka. Sobrang sumikat itong larong ito. Dito ata nila kinuha yung idea yung mga Tekken. Yung original na Pac-Man, meron din. So, halos pareho siya sa Miss Pac-Man. Papay. Mac Rider. So, yan mga kaibigan, hindi lahat ng games niya maganda, tapos may mga ibang games na parang repetitive pa ulit-ulit lang. Pero may mga games din siya na maganda talaga. So, kung may mga 10 ka lang na games dito na maganda, sulit ka na eh. Yung Super Mario Brothers, yung Battle City, yung Galaxian, yung Galaga, yung Karateka, yung Battle City, yung Tetris, yung palang ilang oras na at ilang araw na na ma-entertain ka eh. Kaya yun, yung palang para sa akin sulit na itong item na ito. Kaya para sa akin ang rating ko dito mga kaibigan, it's a good buy. Para sa halagang 999 pesos plus delivery charges, it's a steal. So, hindi ito product endorsement or advertisement. Ito ay isang independent na consumer review. Pakihit naman yung like at subscribe button at huwag kalimutan yung kalembang para mapadalang ka ng notification sa mga iba pang uploads natin. Pakicomment na lang kung meron kayong katanungan or suggestions at babalikan ko kayo kaagad